Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Isa siyang electric oven. So, maliit lang po ito. So, andito po yung heating element niya. Isa sa baba. Then, sa taas po, meron din yan. Then, ito po yung timer. So, titingnan po natin kung ano yung laman talaga ng nasa loob nito. O yung pinaka-piyesa niya. So, basta electric appliances, so usually, laging merong thermal fuse yan. Kagaya ng mga nakaraang vlog ko. So, yun po yung laging napuputol. So, fuse din po yun. So, hanapin po natin. Samahan niyo po ako. Try po natin itong baklasin. Sa tingin ko itong electric oven na to ay kukonti lang ang pyesa, so napakagaang niya, parang ginawa lang na o puro yero lang talaga. So isang magaling na latero po yung gumawa nito, dahil talagang puro yero ang gamit dito, then kukonti lang rin yung tornilyo. So, talagang lapat na lapat siya. So, may mga clip-clip lang ng yero rin. Nahirapan po kung hanapan nyo o hanapin yung opening ito, pero nabaklas ko naman ho siya. So sabi ko nga, gawa to ng isang magaling na latero. So makita nyo, puro clip lang ng mismong yero ang nagdudugtong sa kanila. So kailangan maingat din ho, dahil matalim yung mga yero nito. So, ito lang yung laman ng pyesa niya. Ayan, nakita nyo. So, ito yung plug. Then, pumasok po siya. So, isang line 1. Ito, kuni puti. Then, isang black. Yung line 2. Then, yung timer niya. So, ito yung mga heating element niya. Isa sa taas. So, heating element po yan. Then, ayun din ho, meron din sa baba. So, nasan ho yung thermal fuse natin? Yung thermal fuse po natin, mapansin nyo dito sa plug o sa wire ng plug. Ito yun. So, may nakikita ko yung kulay puti. Ayan. Ayan po yung thermal fuse natin. So, paano ko po nasabi? So, makita nyo parang mayroong resistor po sa loob ng plastic na yun. So, itong itim na wire pumunta sa timer, then pumunta sa... Ito po yung mga heating element natin sa loob. So, yan po yung nagbabaga para mapainit yung mga pagkain natin sa loob. Then, napupundi rin po yan, pero replaceable naman. So, mapansin nyo dito. So, nakaseries yung heating element natin dito sa timer, then pumunta dun sa taas, then pumunta dito sa thermal fuse. So baklasin po natin tong thermal fuse natin para makita nyo kung ano itsura. So ito yung thermal fuse natin para dito sa oven o sa electric oven. So napakasimple lang ho ng laman niya sa loob. So isang timer, then dalawang heating element. So, isang thermal fuse.
So yung heating element po nito ay naka-series lang to. So naka-series. Kadalasan po ay yung fuse o yung thermal fuse lang po ang nasisira rito pag nag-overheat. So pwede naman ho rekta, pero temporary lang, kailangan makabili kagad kayo ng thermal fuse. So yan lang po ang pag-aaralan natin ngayon. So thank you, God bless. Ingat po at keep safe din ho.